Pero not piliin at pinuhin ang inyong kaalaman sa Pilipino. Sama-sama nating baybayin ang asignaturang Pilipino ngayong araw. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Rochi ang inyong makakasama sa buong taon upang tuklasin ang iba't ibang chika. Tama! Tutuklasin natin ang iba't ibang chika sa panitikang Pilipino o ang tinaguriang kwentong bayan. Sabi nga nila, tara na at magkwentuhan sa bayan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay panitikang pasalaysay na karaniwang katang-isip lamang na nagpasalin-salin sa bibig ng ating mga ninuno. Ang mga kwentong ito ay nabuo lamang sa kadahilan ng wala! Ito ay pawang pang-ayaw lamang o pampalipas oras ng mga tao sa bayan. Kaya ito ay tinawag na kwentong bayan. Upang mas maunawaan mo ang kwentong bayan, magtungo tayo sa pinakalooban nito. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong bayan? Maaaring ito ay tao, hayop, diwata, lugar, bathala, duwende, aso, pusa, lola at lolo, kahit ano. Basta may kwento dito. Kailan nagsimula o kailan nangyari ang mga kwentong ito? Wala. Wala itong taon, petsa o kung kailan ito nailathala. Niwala nga itong tagasulat o author. Ito ay hango lamang sa paniniwala, kultura, karanasan at pagkamalikhain ng mga Pilipino. Paano naman ito nabuo? Ay, ito ang chika. Ganyan ito nabuo. Ang kwentong bayan ay pagsalin-salin ng isang kwento mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod at hanggang sa susunod pa na henerasyon. Alam naman natin na kapag ang kwento ay nagpasalin-salin na lamang, ito ay may dagdag bawas. Kaya naniniwala ang eksperto na ang kwentong bayan ay sama-samang pagkamalikhain ng buong sambayanang Pilipino. Diba? Alam nyo na, napakagaling talaga nating mga Pilipino. Tungkol saan naman ito? Ang kwentong bayan ay maaaring tungkol sa kwento ng duwende, kwento ng diwata, o kahit ano pa. Ang lahat ng kwentong ito ay kapupulutan ng aral. Ang mahalaga dito ay may aral. Ano-ano ang elemento ng kwentong bayan? Aalamin natin ito habang inaalala o binabasa natin ang kwento ni Juan Tamad. Handa na ba kayo? Para sa mga nakarinig na, tama kayo. Ang kwento ni Juan Tamad ay isang klase ng kwentong bayan. Ang unang elemento ng kwentong bayan ay ang tauhan. Maaari nating tanungin ang ating sarili. Sino-sino ang mga tao sa kwento? Sino-sino ang mga tauhan at sino ang mga gumaganap sa kwento? Sa kwento ni Juan Tamad, sino sa palagay mo ang tauhan? Siyempre, unang-una ay si Juan Tamad at ang kanyang ina na si Aling Maria. Ikalawa ay ang tema. Sa simula ng kwento ni Juan Tamad ay pinapahiwatig ang sobrang katamaran ni Juan. Ang lagi niyang iniisip ay kung paano niya gagawin ang mga bagay na hindi siya mahihirapan. Halimbawa, sa pagkain, sisiguraduhin niya na lahat ng pagkain sa kanyang plato ay ubos. Kahit nakatitiing na kanin o sarsa ay walang matitira para wala na siyang huhugasan. Pati sa pagtulog, sa paghiga ni Juan ay hindi na siya gagalaw hanggang siya ay magising para di na siya mag-ayos ng kanyang higaan pag-gising niya. Kaya mo yon? Ang susunod na elemento ay ang tagpuan. Saan nga ba naganap ang kwento ni Juan Tamad? Si Juan Tamad ay isang karakter na mula sa isang rural na lugar, sa isang probinsya, sa Katagalugan. Walang tiyak kung saang probinsya siya nang galing, basta ito ay nangyari sa Kabukiran. So ano nakikita natin sa Kabukiran? Merong puno, merong bukid, may puno, may halaman at may hayop. At syempre, hindi na mawala ang tao. Banghay naman ang susunod na elemento ng kwentong bayan.
Ang banghay ay may limang parte. Ang unang parte, ang mga parte nito ay ang panimula, paakyat na pangyayari, kasukdulan, pababang pangyayari, at resolusyon. Habang ating binabasa ang kwento ni Juan Tamad, ay aalamin natin ang mga bahagi ng banghay nito. Handa na ba kayong makinig? Sisimulan ko na ang pagbasa ng kwento. Noong unang panahon, sa isang payak na tahanan sa kabukiran, noon ay nakatira si Aling Maria at ang kanyang anak na si Juan Tamad. Si Juan ay tiyak tinawag na Tamad sapagkat sinisigurado niya na ang lahat ng kanyang gagawin ay payak upang wala na siyang gagawin pang iba. Hindi na baling Tamad, wag lang pagod. Dito sa parte na ito ng ating kwento, ipinapakita ang tauhan, tema, at ang tagpuan. Ito ay ating tinatawag na panimula. Isang araw, habang naglalakad si Juan sa kabukiran, ay nagtungo siya sa isang puno ng bayabas. Hitik na hitik at napakaganda ng bunga nito. Parang tinawag siya upang kainin ang mga bayabas. Sakto! Gutom at kumakalma na rin ang siya ni Juan. Ang puno ng bayabas na ito ay medyo mahaba lang naman. Konting talon lang, maaabot na niya ang bunga nito. Ngunit dahil siya ay si Juan Tamad, hindi niya nais tumalong upang abutin ang bunga ng bayabas. Sa bahaging ito ng ating kwento, ay naipaparating sa mga nakikinig ang suliraning kinakaharap ng pangunahing tauhan, si Juan. Ano ang problema ni Juan? Tama, ito ay ang pagkuha ng bayabas sa puno upang kainin. Ito ang tinatawag natin na paakyat na pangyayari. Dahil sa lubos na katamaran ni Juan, nahiga siya sa ilalim ng puno, bayabas. Sinilip niya, sinipat at itinapat ang kanyang bibig sa bunga ng bayabas. At saka ito naghintay ng kanyang pagbagsak sa kanyang paghihintay, nakatulog si Juan. Ito naman ang parte ng kwento na tinatawag natin na kasukdulan. Ang kasukdulan ay makikita natin kung paano sinubukan ng pangunahing tauhan na solusyonan ang kanyang suliranin. Maya-maya pa ay nakaramdam si Juan ng mga buto at katas ng prutas na tumutulo sa kanyang mukha. Nagising si Juan mula sa kanyang pagkakatulog at nang makita niya ay may isang ibon na kinakain na ang prutas ng bayabas sa kanyang hinihintay. Itong bahagi ng kwentong ito ay ang tinatawag natin na pababang pangyayari. Dito, sa bahagi ng kwentong ito, ay malalaman natin ng epekto ng solusyon na ginawa ng ating pangunahing tauhan. At ano ang epekto? Ayun, naunahan siya ng ibon. At umuwi si Juan Tamad ng gutom at walang dalang bayabas. Ito na ang wakas ng ating kwento o ang tinatawag natin na resolusyon. Sa huling bahagi ng banghay, malalaman natin ang aral. Ano ang aral tutunan nyo sa ating kwento? Tama, huwag tayong maging tamad bagkus tayo ay maging masipag. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Nawa ay naunawaan ninyo ang unang bahagi ng ating pag-aaral natin sa Panitikang Pilipino. Sana'y makasama ko pa muli kayo para sa ating susunod na pag-aaral. Maraming salamat sa pakikinig.